Sa halos isang taon na panunungkulan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. bilang kalihim ng Department of Agriculture o DA, hindi umano nakikita ng alyansang bantay bigas na pinaprayuridad nito ang mga manggagawa sa sektor ng agrikultura, lalong-lalo na anya sa mga magsasaka. Ayon sa tagapagsalita ng bantay bigas na si Cathy Estavillo, patuloy pa rin na iniinda ng mga magsasaka ang kawalan ng suporta ng gobyerno sa kanilang hanay, kakulangan sa lupaing sakahan at iba pa na maaari sanang makatulong sa kanilang produksyon na susi sa seguridad ng pagkain sa bansa. Hanggat nananatili yung mga batayang problema ng ating mga magsasaka, ito yung kawalan ng lupa, kawalan ng suportang serbisyo, kawalan ng subsidyo ng gobyerno sa ating mga magsasaka ay hindi natin maa-attain ang kasiguruduhan sa pagkain. Bigyan niya ng prioridad sa kanyang administrasyon yung ating industriya sa agrikultura, pondohan niya, lagyan niya ng malaking pondo at makinig siya sa malawak na bilang ng mga magsasaka na matagal nang nagsasabi sa kanya na kaya din kasiguruduhan sa pagkain kung nandun lang yung suporta ng gobyerno sa ating sa kanila. At nangunguna dito ay yung lupa para sa mga magsasaka, ihinto yung land use conversion, pagtalikod sa mga neoliberal policies. Hanggang sa ngayon daw kasi nananawagan pa rin ang mga magsasaka ng mga subsidiya sa gobyerno na higit na makakatulong sa kanila. Kaya nga nananawagan ang ating mga magsasaka ng 15,000 support subsidy, subsidized loan, subsidized inputs at subsidized price ng presyo ng palay dahil nagpatuloy na napakataas. Ano ang ibinigay niya? Food stamp. Food stamp na worth 3,000 pesos. Na pwede ang mga ganitong solusyon ay hindi talaga yan yung pangmatalan. Maaring maglalast lang yan na 3 days sa mga beneficiary ng food stamp. Pagkatapos niyan ay babalik na sa dati na maghahanap na ng murang presyo ng bigas dahil sa hirap ng buhay. So lahat ng mga ginawa ni PBBM sa Department of Agriculture sa loob ng 1 year ay talagang napariwara yung ating industriya sa agrikultura. Malayo rin daw na maging rice self-sufficient ang bansa taliwas sa una nang naging pahayag ng Pangulong Marcos na mangyayari ito sa susunod na 2 taon o bago matapos ang kanyang termino. Malayong maging self-sufficient yung ang Pilipinas sa pagkain dahil sa mga kabaliktaran lahat yung pinapatupad niya. Yung sinasabi niya na by 2028 ay rice self-sufficiency natin ng magkakaroon ng digitalization sa ating agrikultura, magkakaroon ng farm clustering. At lahat itong mga sinasabi niya ay i-open up niya ito sa inaasahan niya na ang gagawa nito yung mga pribado, hindi yung gobyerno. Sinabi pa ni Estavillo na dapat bilang kalihim ng DA mayroon na itong malinaw na solusyon sa industriya ng agrikultura. Halimbawa na lang daw aniya dyan ang pangako nito sa sambayan ng Pilipino na 20 pesos kada kilo ng bigas ngunit ngayon ay hindi pa rin na ipatutupad. Nabanggit din ang tagapagsalita ng bantay bigas na base sa United States Department of Agriculture, ang Pilipinas ang nangunguna sa dahilan kung bakit mataas ang presyo ng bigas sa world market. Gayunpaman kung paglikha lang din daw ng sapat na pagkain para sa mga Pilipino sa kabila ng tumataas na populasyon sa bansa, kayang-kaya naman daw ito ng ating mga magsasaka basta buo ang suporta ng gobyerno sa kanilang mga pangangailangan. Kaya naman isaanya sa kanilang panawagan sa Pangulo na ibigay na sa iba ang pagiging kalihim ng DA na may mas sapat na kaalaman. 100 days pa lang niya noon ay nananawagan na kami na dapat mag-ibigay na niya yung portfolio dyan sa kung sino man yung talagang pwedeng maging DA secretary na talagang makikinig sa ating mga magsasaka. Talagang kaya niyang ipaglaban yung mga batayang kahilingan ng ating mga magsasaka at tumitingin dun sa long-term solution ng ating kakapusan at krisis sa pagkain. Samantala, sa kabila ng ilang mga panawagan na dapat nang magtalaga si Pangulong Marcos ng kalihim sa DA, hanggang sa ngayon ay nananatili pa rin siya bilang Agriculture Secretary. Para sa Your TV News,
Vanessa Cleofas, sumasaludo sa bawat Pilipino.